Philippines. COVID-19, yan ang pinakamalungkot na katotohanan. Pagkatapos ng COVID-19, babalik na naman ang tao sa kasalanan. Babalik na naman sa kanilang mga ginagawang masama. Pero alam niyo ba, paalaala sa atin ang Panginoon ang virus na ito. Hindi ito kalooban ng Diyos, ngunit ito'y pinahintulutan ng Panginoon na upang ang bawat mga tao ay mapagtanto nila na kinakailangan maunawaan nila. Ito, dahil at sa daigdig, ang buhay natin ay pansamantala lamang. Isang araw, harap tayo sa Panginoon. Isang araw, mawawala tayo sa daigdig na ito. Subalit ang tanong, handa ka na ba na humarap sa hukuman ng Diyos? Ang sabi ng ating Panginoon Jesus Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Tunay nga po ng Panginoon lamang ang siyang daan ng ating kaligtasan. Kailangan mo siyang kilalanin sa buhay mo. Kailangan mo siyang paglingkuran. Ngayon pa lamang, ibigay mo na ang buhay mo sa Kanya. Dahil nais ng Diyos, ang kaligtasan ay binigay na regalo ng Panginoon. Sapagkat po ang tao po ay makasalanan. Yan po ang sabi ng Romans 3:23. Sapagkat ang lahat po ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. At ang sabi pa doon sa Ecclesiastes 7:20, walang matuwid, walang gumawa ng mabuti kahit isa. Kaya lahat po tayo, kaibigan, tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Ang tanong, kaibigan, ang kasalanan, kapag tayo ay patuloy sa paggawa ng kasalanan, isa lang po ang pupuntahan mo, kaibigan.